Magandang hapon mga kabayan. Mayroon po akong 5 tips kung paano magtipid at kung paano tayo makapag-ipon para mayroon tayong inaasahan sa ating kinabukasan. Yan ang i-share ko sa hapong ito. Pero bago ko magpatuloy ay inanyayahan kita kabayan na i-subscribe ang vlog na ito, Bernard T. Gabaon. And don't forget kabayan to likes at i-share mo na rin sa iyong mga kakilala. At heto na po ang unang-unang tips. Pero bago ko ibigay yung unang tips, ay shout out po kay Maria Lourdes Gabaon, Lorena Gabaon at Vincent Gabaon at Marl Bless sa Kuwait. Shout out po sa inyong lahat. At sa aking mga subscribers, shout out po sa inyong lahat. At sa mag-view-view ng vlog na ito, shout out po. Mga kabayan, ito na po ang unang tips. Ang unang tips, kung ikaw ay mayroong okasyon sa iyong buhay, syempre, meron tayo, di ba? Ang unang-unang okasyon sa ating buhay, ito ay ang ating birthday. Example po, paano nga tayo makakapagtipid kung mga okasyon ang binabanggit ni Bernard? Ito po, unang-unang okasyon, bilangin muna natin yung okasyon na possible sa ating buhay po. Una ay birthday, pangalawa po ay Christmas, pangatlo po ay bagong taon, at pang-apat po, kung merong kang celebration sa panahon po ng iyong piyesta. So, apat po na occasion ang ibibigay ko pong pagkukuhanan natin ng tipid at pagkukuhanan natin ng ating maisesave para sa ating kinabukasan. Example po ha, yung mga ibang nagbe-birthday po, pinapangutang nga po ang budget nila sa kanilang birthday. Kaya heto po nga, napakalaki po at totoo po ito. Kukuha po tayo ng middle class na situation ng kanilang birthday. Yung mga nagbe-birthday po na nagkakaroon po ng 10,000 pesos budget. Ayan po. Eh, medyo hindi nga malaki yun. Pero kung tutusin sa mga nasa poverty line ay malaki na po yan. At paano nga tayo dito makakapagtipid? Siyempre po, makakapagtipid po tayo. 20% ng ating budget ay isesave po natin para sa ating kinabukasan. O di kaya, 20% ay gawin mong regalo sa iyong sarili. Ngayon, kabayan, kapag lima kayo sa iyong pamilya, kung ikaw na father nila, kagaya ko, ay ako lang ang breadwinner sa aming pamilya. Apat ang nireregaluhan mo kung ikaw. Ako, tatlo. Taon-taon nakakapagregalo po ako sa aking asawa at dalawang anak sa pamamagitan ng pagsisave sa kanilang birthday. Kung ito, 10,000 ang ginagastos mo sa kanilang birthday, mga kabayan, 20%, 2,000 po kada isang membro ng pamilya ang naireregalo mo sa isang taon. Kaya napakalaking tulong po yan. Sa birthday pa lang po yan ha. E paano po yung bagong taon at saka Christmas party? Sulitin na natin, nagagastos tayo ng 10,000 din doon sa bagong taon at saka Christmas. E sabihin natin 2,000 ulit ang iyong maisesaves. Di napakalaki pong savings yon. Kaya napaka-importante po na mag-save tayo ng 20% para sa budget ng ating mga occasions. Okay? Apat po yun. At kung nag-save ka rin sa iyong sa piyesta, at kung nag-celebrate ka rin ng iyong piyesta, for example, dalawa kasi ang piyesta sa atin eh. May barangay, mayroon ding city o municipality. Kaya mag-save ka rin doon ng 20%. Let's say, sabihin natin 5,000. Ayun sa 20% ng 5,000, 1,000 pa rin ang masesave mo. Kaya yan, kabayan, tutukan natin yon. Makakasave po tayo yon. Yan ang isang sitwasyon. At hindi lang yan, dito sa pagsesave, idagdag mo na, kabayan, kung meron kang bonus o di kaya 13-month pay, mag-separate ka agad, kabayan, ng 20% ng iyong bonus at saka iyong 13-month pay. Huwag mong ubusin lahat yon. Doon makakaipon ka ng maganda at magagamit mo sa iyong kanibukasan o di kaya mai-budget mo, mai-prepare mo para sa iyong mga anak, lalong-lalo na sa kanilang pag-aaral. Yan ang unang-una, kabayan. At ang pangalawa, kabayan, kung paano tayo makapag-ipon.
At ang pangalawa, kabayan, ay ang non-buy solutions. Bernard, ano na naman ba itong non-buy solutions? Baka itanong nyo po. Ang non-buy solutions po ay totoo po in reality sa ating buhay, ay napakalaki pong tulong sa atin. Lalong-lalo na kung ang mga pinoproblema natin ay mga minor lang na problema, pwede natin gamitin itong non-buy solutions. Halimbawa, kung nasira lang ang iyong kawali, nasira lang ang takip ng iyong kaldero, o di kaya nasira lang ang hawakan ng iyong kaldero, ang iyong kawali o yung silyase na tinatawag, ay huwag ka munang bumili, kabayan. Pwede pa nating i-repair yan. Malaki kasing pera kapag bumili ka agad. Yan ang mga non-buy solutions. Pwede kang kumuha ng matibay na bakal, lalong-lalo na kung ikaw ay ama ng isang pamilya o di kaya ikaw ay isang matipunong lalaki. Ayan, pwede mong gawin yan. Mag-repair ka, kumuha ka ng bakal at itali mo ng maayos sa alambre at lagyan mo ng mga art. Kalimbawa, mayroon kang magagawa na para hindi mahalata yung pagtali mo. Ayan, nakasolve ka ng maraming problema. Kasi ayan naman ang buhay natin eh. Lagi tayo naghahanap ng solusyon sa ating mga problema. Kaya yan, non-buy solution yan. Kabayan, napakalaking tulong yan. At isa pa, kapag mayroon kayong mga gamit sa pang-construction, halimbawa yung pala, martilyo, non-buy solution na yan, kabayan. Gamitin natin yung skills natin. Gawan mo ng paraan yan, huwag ka munang bumili ng bago. Kasi malaking tipid mo yan. Ngayon, kung imbis na pambili mo, ay ipunin mo na lang at gamitin mong pang-invest in the future. Yan, kabayan, malaking tulong yan. Kaya napaka-importante ang non-buy solution. So, yan po ang pangalawa, ha. Sana i-focus mo yan. Dahil napaka-importante po ang mag-ipon ngayon at magtipid. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kakaunti lang yung ating mga oportunidad. At pangatlo, kabayan, ang pangatlo, ito ay yung recycle and reuse. Ano itong recycle and reuse? Una sa lahat, mga kabayan, na pag-recycle yung mga pagkain natin, huwag po nating sayangin po, ha. Yung mga pagkain, makakatipid po tayo dito. Baka sabihin nyo, Bernard, paano naman tayo mag-recycle at mag-reuse yan? Madali po, ha. Yung mga pag-re-recycle po, kung mayroon tayong linuto sa gabi, at ito ay hindi pa naman masisira, ay pwede mong ilagay ito sa rep. At i-reheat mo sa umaga po, ha? I-reheat nyo po sa umaga ito. Pwede nyo itong gawing ulam. Basta yung pag-process nyo po ng iyong pagkain malinis. Lagi po kayong maglagay ng malinis na sandok, halimbawa sa iyong ulam. Laging malinis po ang iyong sandok. Ganon din po sa kanin. At dun sa iyong kukuhanan ng malaking ulam o pagkain, laging maglagay kayo ng serving spoon. Para hindi po yun agad-agad masira. Dahil sa pang-almusal, magagamit nyo po yan. Napaka-importante po yan. At sa recycle po, kabayan, ha? Napaka-importante din po ang recycle. Ano ang example ng recycle? Halimbawa po, yung pinagtanggalan nyo po ng mga gulay, ha? Yung sitaw. Basta lahat po ng pinagtanggalan ninyo, huwag nyo pong itapon yun. Gagawin nyo po yung iyong manure ng iyong pananim. Apo, tandaan nyo po, gagawin yung pataba ng iyong pananim. At saka yung pinaglinisan nyo na tubig ng iyong kanin, pag nagsaing kayo, huwag nyo pong itapon yon. Pwede nyo po yung ibuhos sa iyong pananim. O kahit sa halaman nyo na po, malusog po ang halaman pagka ganun. Ganun din po yung pinaghugasan nyo ng isda. Malusog po ang iyong mga halaman kapag ganun ang iyong ginawa. At ito pa, ha, yung mga hindi nyo naubos na pagkain at hindi na pwedeng kakainin, huwag nyo pong itapon po yun. Lalong-lalo na yung tutong at yung mga hindi pa namang panis, papanis pa lang na mga pagkain, pwede yung ipakain sa iyong manok, bibi. Ayan, yung aso, huwag nyo naman po pakainin yun sa mga pusa. Yung mga bibi at saka manok, yung mga baboy, pwede po yan. Yan po ang recycle po, ha. Sana na-gets nyo yan at gawin nyo po.
At ang pang-apat po, napaka-importante din po kung paano tayo makatipid. Ah, ito po. Mahirap pong pigilan ang pang-apat. Lalong-lalo na sa mga kabataan at lalong-lalo na sa mga may mga gagandang trabaho. Pero maganda rin po naman na tips ito at realistic po ito. Kapag kayo po ay kain ng kain sa labas, madali pong maubos ang pera natin. Hindi naman po sa nagtitipid tayo ay pinapahirapan natin ang ating sarili. Bawasan po natin ang pagkain sa labas. Kung sa isang buwan, 4 na beses po kayong kumakain sa labas at ang ginagamit nyo po kasama ang iyong pamilya ay gumagastos po tayo ng sabihin natin 1,000, 4,000 po yun sa isang buwan. Abay, bawasan natin ang 50%. Pwede na po yung 2 beses, di makabawas po tayo ang 2,000 piso. Napaka-importante po yan. Kaya yan po ang pang-apat. Iwasan po natin at yung mababawas natin na instead na pangkain natin, isave po natin. Ha? Isave po natin para yung mga savings natin yan, pag nagkaroon po tayo ng oportunidad na mayroong ino-offer na mga business o kaya may mga ino-offer na mga equipments na mura lang na talagang magagamit mo, mayroong kang pambili agad. Ha? Tulad halimbawa, mayroong nag-offer yan ng na nagbebenta ng kanilang motor na meron naman yang papel at hindi naman natin tinatimingan yung gipit na gipit pero gipit siya talaga, ay meron kang pambili at kung sa iyong palagay kailangan mo ng iyong motor, yun lamang ang example. At napakabuti naman yun, kung may motor ka hindi ka na mag-aarkila, malaking tulong po sa iyo yan. At yan po ang pang-apat. At ang pang-5 po, napaka-importante po ito. Pag meron kayong extra income, pag meron po kayong passive income na bigla-biglaan na dumating o di kaya mayroon kayong extra income, huwag nyo pong ubusin lahat. Lagi po kayong magtatabi ng 20% ng iyong extra income sapagkat napaka-importante po yan, mga kabayan. Pag meron tayong sinuksok, meron tayong madudukot. Yan, napaka-importante po yan sa ating buhay. Kaya mga kabayan, huwag po sana tayong makakalimot sa pagtitipid at pagsesave ng ating pera sa 20%. At sana mga kabayan, ang vlog na ito ay nakatulong po sa inyong lahat. At ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. Bago po ako mag-end up, ay kabayan, inaanyayahan kita na i-subscribe mo ang YouTube channel na ito, Bernard Tubera Gabaon, and don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng mga bago kong upload ay magkaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin mga kabayan at i-share po natin mga kabayan para mapanood din po ng ating mga kakilala. At yan lamang po ang ma-share ko sa hapong ito. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong lahat, God bless you po.